Hi everyone! Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me again, my name is Hilda, ang iyong inday ng kusina. So for today's video guys, mag-share ako sa inyo ng panibagong recipe at pwede rin ninyo itong pagkakakitaan. So ang recipe ito guys ay ang pulmuron. Pero mamaya, itry natin kung kaya nating maglagay pa ng twist kasi meron pa naman akong mga pang flavor na ingredients dyan. So ayan guys, ito yung traditional lang na pulmuron na walang flavor, yung parang Goldilocks. So, para sa ating mga ingredients, iisa-isahin ko sa inyo. Meron ako dito ng 3 cups na all-purpose flour, pwede rin ng cake flour. Nilagay ko na siya diretso sa kawali para less hugasan. 1.5 cup of full cream milk ang ginamit ko. Pwede rin kayong gumamit ng filled milk lang. Milk powder. So, ito yung ginamit ko is full cream milk. At maglalagay tayo ng 1 cup na cornflakes. Itong ginamit ko guys. Pwede rin pinipig. Substitute dito sa cornflakes. Pero yung pinaka-traditional guys na pulmuron, ito guys, pang flavor na to. Pinaka-traditional na pulmuron, 4 na ingredients lang yan. All-purpose flour, sugar, butter, and milk lang yan, powdered milk. So, maglalagay tayo ng, para medyo may extra sarap yung ating pulmuron. At meron ako dito ng melted butter. 1.5 cup na melted butter at 3/4 cups na white sugar. So, ayun guys, mag-i-start na tayo. Ayun guys, nakabukas na yung ating flame. Yung una natin gagawin is ito-toast lang natin yung ating flour. So, kailangan maluto muna siya kasi pagka hindi, malalasahan natin yung hilaw na flour. So, ang ating flame ay medium lang. Tuloy-tuloy lang na pag hahalo. So, kailangan guys, ang paghahalo sa kanya, pantay-pantay. Dahil kung minsan nasa, pag hindi mo nahalo, nasa ilalim pala ay sunog na. So, ayan guys, sa ngayon, naaamoy kong nag-i-evaporate na yung amoy ng flour, hilaw na flour. So, mamaya mag-change ang amoy nito, magiging amoy siyang mabango na. So, malapit na ito guys. Medyo nag-change na yung kanyang kulay. So, maalala ko lang guys, ikwento ko lang nung araw sa amin, nung maliliit pa kami sa aming probinsya. Ang ginagawa naming pulburo noon ay yung flour nang galing sa corn. Yung kapag nagpapagiling ng corn, pinakamaliit na giniling na flour ay na mais. Kasi part-part yan eh. Yung first, yung ginagawa ng kanin. Second, yung medyo-medyo maliit. At yung pinakamaliit. At yung last, yung ipa. So, para kaapat pala yung ipa nun. So, yun guys, yung pinaka maliit niya, na parang arena na siya, yun yung ginagawa naming pulburon. Doon sa amin, guys, yung nilalagay lang namin nun. Sinasangag lang namin ng ganito at lalagyan lang namin siya ng sugar. Yun na yun, pulburon na yun. Wow! So, dito,
medyo high-tech na tayo. Meron ng mga twist. May mga kung ano-ano mga flavor na. So, pero masarap naman guys. Mas napasarap ang laguna ng ating sa pag... Ewan, dami ko na sinabi. Wala na kayo dyan. So, ayan guys, ito nga. Nagbabago na yung kanyang kulay. At kung napapansin nyo, yung itsura niya, yung... So, kung hindi ko alam kung nakikita ninyo, kung nakikita rin sa screen. So, kahit yung texture niya guys, parang at least nakikita na siya na powdery na talaga siya. Nag-iiba na yung kanyang itsura. So, ituloy pa natin ito guys hanggang ito ay mag medyo brown na siya. So, ito na nga guys. Nagba-brown na siya. So, halos brown na siya. Kunti-kunti na lang to. Kailangan mabilis na yung pag ahalo. So, gumamit ako ng spoon ay ng sandok para lahat na ahalo ko. At mainit na yung flour guys. So, toasted na talaga siya. Amoy mabango na. Pero sige pa, kunti pa. Iba-brown pa natin ng kunti siya. Uy! Daming tapon. So kung nakikita nyo, ayan o. Nagba-brown na siya. At halos brown na siya. Kunti-kunti pa. Kunting-kunti na lang. Ayan. So, kung nakikita ninyo guys, nag-change na talaga siya ng kulay. Yung white na white kanina, medyo brownish na siya ngayon. So, i-off ko na yung ating apoy. Kasi may init pa yung ating kawali. At hindi pa natin i-stop yung ating pag-ahalo. So, habang mainit-init pa guys, tanggalin ko na siya. So, ayan guys, mainit-init pa siya. So, tatanggalin ko na siya at ilalagay ko na siya sa ating bowl. At dito tayo mag-mix sa ating bowl. So, ang dami kong kalat. Ang dami kong tapon. Powder na siya. Ayan. So, ayan guys, mainit-init pa siya. Kakalipat lang natin sa ating bowl. Diyan ka muna. So, ilalagay ko na yung ating sugar. At imimix lang natin. At yung ating powdered milk. So, ihalo lang natin siya ng mabuti. Papalit ako ng ating pang-mix. At ilalagay ko na yung ating cornflakes. So guys, yung ibang ginagawa nila, hindi melted yung butter, naka-room temperature lang. Pero ako, minelt ko na siya para sure na sure. So at next, ilalagay ko na yung ating melted butter. Hindi ko muna siya ilalahat. Ito ay 1 1/4 na melted butter. So, kailangan guys ay mag well incorporate lang yung ating mga ingredients. So, kung napapansin nyo may buo-buo, normal lang yan. Kailangan natin mabrook yung kanyang pagkabuo-buo. So, gagamit siguro ako this time ng isang
spoon. So pinalitan ko guys yung ating spoon para lahat mawasak ko yung mga buo-buo. Dahil masyadong malambot yung ating spatula. I-add ko pa ulit yung iba pa. Lahat ko na. Okay lang yan. Ito kasi guys yung mag-hold sa kanya. Para mag-mold siya. Mabuo natin yung ating polvoron. Try ko lang guys kung kaya kong panindigan na hindi ako gagamit ng gloves. Spoon lang yung gagamitin natin. So may init-init pa talaga siya guys. Sarap guys. Sarap. Masarap guys. Hindi pa natin na-mold ito. Masarap na ng lasa niya. Ano nga guys? Okay na to. Atin na siyang na napagsama-sama, nahalo ng mabuti. Pero baka mamaya meron pang flour na hindi pa nahahalo. Yung tuyo pa na flour. So kailangan pa rin nating haluin ng mabuti. At ihahap ko siya guys. Hahatiin ko siya. Guys, ito pa lang. Ito pa lang. Ito guys. Yung recipe na to na merong kasama ng cornflakes, ito pa lang. Ang sarap-sarap na. Kahit ito lang guys yung tikman ninyo, subukan ninyo, okay na siya. So dadagdagan pa natin siya ng isa pang flavor. So hahatiin ko to siya. Dahil lalagyan ko ng kasoy nuts yung half nito. So, nag-chop ako ng kasoy nuts para matikman natin yung para meron siya ng additional flavor. Pwede rin yun itong lalagyan ninyo ng cookies, guys. So, meron ako dyan ng ano, pero naka-reserve yun sa ibang recipe. Hindi ko na ito lalagyan. Kasoy nuts na lang. Okay na to. Ayan. Mukhang hindi pa nahati. At atin siyang hahaluin. Ayan. So, ayan. At titikman natin ito guys na merong kasoy. Kung mas sumarap nga siya. Pag kinagat nyo guys, meron kayong makakagat na kakaibang lasa. So mas napasarap siya. Ang sarap guys. Ang sarap talaga. Parang ayaw ko nang tigilan. Ayan. So, magmo-mold na tayo. So, itabi muna natin to. Yung may flavor muna yung unahin natin. So, meron ako dito ng molder. Maliit lang siya. So, imo-mold na natin siya. Kukuha lang tayo. Ay, mali. Kukuha lang tayo.
kailangan nakasiksik. At lalagay natin. So and guys, meron ako ditong na mold. Ayan. So, two ways ito guys. Pagka-mold ninyo, pwede ninyong ilagay sa ref para mag-set siya. Yung titigas siya para hindi siya mahirap ilagay sa ating wrapper. At meron din naman, so ako itatry ko na hindi ko na siya ilagay sa ref. Na-mold ko na siya, ilagay ko na siya dito sa ating wrapper. So hindi ako magaling mag-wrap guys, pero itatry ko. First time ko rin mag-wrap ng ganito. So gumagawa talaga ako nito noong araw pa, pero hindi ako yung nag-wrap at matagal na yun. Kalimutan ko na nga. So kukuha lang tayo ng dahan-dahan lang kasi pagka ganito. Ay, yan ay sinasabi ko. So pwede rin guys ganito. Kaya lang hindi ko kanina nilagay guys kasi mainit pa siya. So magmo-moist siya eh. Kailangan pa siyang pa room temperature muna. So pwede rin ganito. So gumawa ako ng isa pa at idiretso na natin. So para maipakita ko lang sa inyo kung paano mag-wrap, idiretso na natin sa ating wrapper. Ayan. At mold lang natin ng ganito. Ayan. So guys, ito yung may kailangan meron kayo. Kung meron kayong mga flavoring, so kailangan tatandaan ninyo kung anong kulay ng inyong wrapper. So ayan. So ganun lang kasimple. Nakita. Mukhang hindi niyo nakita guys. Isa pa. Tinaas ko kasi. Ulitin natin. One more. Pero guys, maliit yung aking molder. Nabili ko lang ito sa Lazada. Ito nga sinasabi ko, hindi ako magaling mag-wrap. So, maliit yung aking molder. Hindi ko kasi, syempre pag nakikita sa picture, hindi ko siya matansya. Maliit pala siya. Sobrang maliit. Ito yung pinaka-small size yata. So, ganito lang guys. Kumuha ulit ako dito. So, kailangan isisiksik siya. So, kailangan isiksik natin kasi kung hindi, pag binitawan mo, maghihiwa-hiwalay siya. At iligay sa wrapper. Ayan. I-push. Ayan. Naiwan na siya. At hawakan yung magkabilaan. Ayan. I-fold. Fold ulit. I-fold yung kamagkabilang dulo. Ayan. Yan, isa ulit. Ganun din. At iikot. Ayan. So, ganun lang guys. Ayan. At pag nilagay ito guys sa ref, magsiset na siya. So guys, magbabalik tayo kapag na okay na itong lahat. So, ito siya. Dadagdagan ko pa to para sa picture natin. So, one more pa, guys. Sabi ko magbabalik, pero one more pa. Isa pa. So, guys, habang ginagawa natin ito, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, kung nanonood ka at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin, please subscribe. Pakiring the bell all na rin para every time na mag-upload ako ay mano-notify ka. Medyo mahirap lang pag hindi ka sanay guys, pero pag sanay na sanay ka na nito. Ang bilis-bilis lang nito. Hindi ako sanay mag-wrap. So ilalagay, ipupush ko pa siya para masiksik. Yan. At mukhang baliktad pala ang lagay ko. Ayan. Irarap natin. So, yung plastic wrap ko, guys, colored cellophane lang to. Nabili ko to sa
National Bookstore. Itong recipe na to guys, patagal ko na sana i-share sa inyo. Hanggang sa nagkalimut-limutan ko na. So ngayon, medyo naisip ko kasi gumagawa ako ng jam. Jackfruit jam. So guys, sa mga hindi pa nakaka-manood ng aking jackfruit jam, so check nyo na lang. So ayan. Magkano kaya ito? Piso? Dalawang piso. Dalawang piso. 2 pesos. Ayan. Mukhang marami tayong magagawa kasi yung molder ko guys ay maliliit. So magbabalik tayo guys kapag ka natapos ko na ito. So ayan guys, ito na nga natapos na. Ito na yung finished product. So ito yung kaya magkaiba yung flavor. So pag binabalot ninyo dapat magkaiba din yung kulay ng balot para alam ninyo kung ano yung flavor. So ito yung merong kasoy nuts at ito yung merong yung plain lang yung meron ng corn flakes. So ayan guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa akin channel, mag-subscribe ka na dyan. Pakiring the bell all para every time mag-upload ako ay ma-notify ka. At paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. At maraming salamat sa inyong panonood at sana'y magkita-kita tayo ulit sa aking mga next video. Sa mga hindi pa nakakapanood guys ng aking jackfruit jam, yung langka jam, ilalagay ko sa description box yung link at panoorin nyo guys, maganda din yung pangnegosyo. So yun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!